buying and renewing. Kemudian pembagian semoga dia yang dikongratulasi dengan kapitan Mario Luigi Pupuay the Church. Amen. Pagtagumpayan niyo ang pagtigil ng diablo mo sa inyo ang tarong natin. Anyway, yung muntay at sinabi po, nagtatapun tayo sa Disyembre yung muntay ng mga bilis ng panahon na sa kalahati ng atin tayo ng Setyembre. Diba? Kaya patuloy na po tayo ng panahin at mga ilang nagtatap po, no? Mahalala po kasi daw yung ating mga nalalabing mga pintuhan na salamin. Kaya gawin na raw po pas at yung ating mga curb na yero. Yan po na yung parang canopy sa ating mga bintana. Bukas din daw na gawin. Nalangin po natin. Pagkatapos po niya, eh, susunod na po natin yung isa medyo po sa may pagpiling ating pulpito. Doon sa pagtap natin, pwede na po kayo magyari. Hindi na po nakakatapa. Kasi nilagyan na ng bakod. Pwede na rin yung mag-fellowship po doon. Ha? Kaya pag meron mga kainan, doon na tayo. Kaya yung pinanay ko noon, akatirat lang natin sa papagod. Ay, kung kayo mo nag-galit na doon na po ang ating fellowship sa tuktok. Gagawa ka na namin ang ligabito. Yun po yung doon ang pinasalatas. Huwag ka na matatakot. Ah, pagiging na Panginoon. Ngayon po ang ulit, natapos ako kasi tayo ng series. Last time, na magsisingin muna po ako ng isang message para po sa susunod ng mga series po natin. Alam niyo po, ang mga Pilipino kasi yung mahilig sa atin, di ba? Yung mga ipupuloy, intelligent serie, na yung mga ala business real, mga ganyan. Amen? Sana po, lahat kayo ay similin. No? At yung ating po mga Mr. Tito, eh, million lamang na sa kanya. Wala siyang sheena. Amen? Hindi niyo po pinapanood dyan. Masaya dyan na po kayo. Magtanong kayo kay Brother Raymond Soriano. Dahil GMA yan. Kaya tayo po lang kumayang mga kapatid. At ang title po na ating mapag-aralan ngayon, How to Become a More Loving Person. Amen? Paano ka magiging lalo mapagmahal na tao? Gusto niyo ba yan? Kasi baka yun sa inyo, laging galit eh. Kaya pag-aaralan natin, mawala yung galit, mapalitan ng pagmamahal. 1 John chapter number 4, verse 7. 1 John chapter number 4, verse number 7, 8. Okay. Ito po sinasabi, Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. Verse 8. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Verse number 21. And this commandment have we from him, that he who loveth God, love his brother also. Tayo po yung mandali man natin. Pagpala namin yung salamat po, magkakabasa rin po sa kita, tuloy nga namin itiging ang pagkilos ng banal na Espiritu po sa amin pong kalagitnaan sa umaga nito. Amin po, Panginoon, ang tuwanan, ang talatang amin po pag-aaralan. Langit po namin, Panginoon, ay hindi lang makuha namin ito. Ito po, Panginoon, ay namin po sa pamuhay. Makita sa amin, Panginoon, si Kristo sa amin po mga pagkatao. Kaya kung meron po sa amin kalalitanan po yan, na wala po po natiyak ng langit, itas po po yan. Inupuri ka po namin. Higit sa lahat, Panginoon, maraming po salamat sa inyong pagmamahal. Kung ako ay aming inihingin sa pangalan ng aming Panginoon si Kristo, Amen. Mapunod ko tayo.
sinabi ng Bible, love another one. Love one another po. Yan. Amen? At ang sabi dito, everyone that loveth is born of God. Na kapag ang pag-ibig na nakikita po sa iyo, ikaw na rin talaga na ipanganak na muling ng ating Panginoon. Ang sabi niya. At kumikilala tayo sa ating Panginoon. Ang sabi niya. Verse 8, he that loveth not, knoweth not God. Sa madaling sabi, mga kapatid, kung ating pong kiniklaim na tayo po ay mananampalataya na, ano po, pero punong-punong pa rin ang galit ng ating puso, eh baka talagang hindi tayo ligtas. Meron po, no? Kung ganyan din ang pagkaunawa niyo po dito sa ating binabasang talata. Hindi na siguro, no? Naunawaan niya. Sabi sa verse number 8, he that loveth not, knoweth not God, for God is love. Sabi sabihin, kung tayo po ay tunay na nasa Diyos na, eh dapat nagre-reflect sa buhay natin si Kristo o ang ating Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At dapat pag-ibig din ang nakikita po sa atin. Ha? Kapag sinabi pag-ibig, hindi po ramang patet na ang pag-ibig at galit na ay makikita sa isang lugar. Hindi po pwedeng magsama yan. Kaya kung walang pag-ibig, galit ang naroon. Kung walang gamit, pag-ibig ang naroon. So, hindi sila pwede na magsama sa isang lugar. Ano sabi? At sabi sa 21, no? Ito po ay yung commandment that we have from Him. Galing sa ating Panginoon. That he who loveth God, love his brother also. Amen? So, dito po, para din sa mga talata nito, isa na ang tinutukog niya para maunawaan natin, no? Kailangan maunawaan natin na ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa bawat anak ng Diyos. Ha? Kaya, lagi po ang question is, what is love? Ano na ba ang pag-ibig? Ha? Then po, love na ito ay isang salita, no? It is a word we use for so many different things. Ha? Sabi nga, mahal ko yung aking asawa, mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang pansin tantong, dahil mga ganyan. Na, mahal ko ang portalogo, dahil mahilig sa paboy. Sabi kami na na, marami po ang ating po mga pagkakagamit po dyan na iba't iba. Diba? Mahal ko yung aking sarili, mga ganyan po. No? Pero ano na ba talaga ang love? What is love? Ano po? Ayan, ito po yung mga maling pagkakaunawa ng pag-ibig. Na yung misconception about what real love is. Una po, some people think that love is a feeling. So ito po raw ay damdamin. Na? Alam niyo ba mga kapatid? Na baka nagulat kayo ang pag-ibig ay hindi damdamin. Amen? Kasi pag nasabi mo, yung nararamdaman ko, iniibig ko siya. Eh, paano pag hindi mo na nararamdaman? Tama niyo po? Na, love is not a feeling. Kasi we think, no, na yung pag-ibig, eh, paano pag ito yung parang sabi natin, dagat-dagatan ng emosyon. Antindi, no, dagat-dagatan ng emosyon. Parang dagat-dagatan ako eh. Amen? No? Na, parang pag-ibig yung kinilig to the bones siya, sinasabi mo na, aba, eto na talaga ang pag-ibig. Pero hindi po mga kapatid, na ang pag-ibig po, yan po ay nagiging dahilan ng damdamin. Pero hindi talaga niya damdamin mayo, mga kapatid. Na, love is not a feeling. Love produces, mga kapatid, yung tremendous feeling. Tapa niyo po? Na, but love is not a feeling, but it po, it's much more than that. Hindi po. Kaya magtitignan niyo po, pag sinabi natin pag-ibig, hindi lang po damdamin yan. Yan po ay may kasamang commitment. Sabi, may kapatid, ano? Pag damdamin lang ang iyong laging paihirap, ang damdamin po yung pabago-bago. Tama po ba? Ha? Pabago-bago po ang damdamin. Kaya tingnan niya, dun sa sabi, oh, ang damdamin ko sa iyo ngayon ay minamahal kita. Tapos pagkaloy, ang damdamin ko sa iyo, hindi na kita mahal. Eh, paano na yun? Paano ang limbaw ay mag-asawa? Na, ibig ba sabihin, pag-iwalay na lang kayo, nagpasabasta, dahil nawala na ang damdamin.
namin. Sa mali. Diba, amen? Na, hindi po ganon. Yun po ang isa sa maling pagkakaunawa. Kalawa, ito po. Na, another po na misconception. Na, yung pag-ibig daw, uncontrollable. Amen? Ang pag-ibig daw, mga kapatid, pag gawian ay yung naramdaman, hindi mo kayang kontrolin. Hindi mo raw kayang i-handle. Na, pag sinabi na ikaw ay in love, aba, naku po, na hindi mo na raw kayang makontrol yan. Sa ibig mga kapatid, pag sinabi natin yung love is uncontrollable, then again, it is a misconception. Amen? Misconception. Bakit po? Ito po. Ang sinasabi po ng Bible, tungkol po sa pag-ibig, una po, ito po ay isang choice. Love is a choice. Na? Kaya, tingnan po natin yung ating verse, Colossians chapter 3, verse 14. Sabi yan, and above all these things, put on charity. Na, tingnan niyo po. Yung word na charity is the same word na love, pag-ibig. Na, which is the bond of perfectness. So dito po, sinasabi dito na, yung pag-ibig po is a choice na pwede mo parang isang balabal na pwede mong isuot. Yan po, yan ang sabi. Of all this thing, sabi yan, put on charity. Sabi ka rin, love is something you put on. Na, love is something, mga kapatid, na hindi mo rin gusto mong isuot. Sabi ka rin, ang love is always a choice. Amen? Na, kaya yan din nasabi po dito sa akin. It is a commitment not to care and it is, mga kapatid, controllable. Kayang kontrolin. Na, kasi pag sinabi ng controllable, kahit bawal na pag-ibig, hindi maiwasan, hindi pasukin. Bakit daw? Uncontrollable. Hindi po mali. Hindi po tama yan, mga kapatid. Nakukontrol. Kaya sabi dito, put on charity. Sinabi ng ating Panginoon, so God is commanding us to put on love. Bakit po? Kasi you can control, mga kapatid. Kaya natin kontrolin. Na? Pangalawa, na sinasabi ng Bible dito, hindi lamang po it is a joy, but also it is a conduct. Na? It is an action. It is something you do, mga kapatid. It is more than just a feeling. Tignan niyo po, sa 1 John chapter 3, verse 18, my little children, ito sabi yan, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. So, ano pa sinasabi dyan, ano? Ang sinasabi po dyan, mga kapatid, na ang pag-ibig po dito, ay meron po, sabi, it is a conduct, na something you do, no, it is an action. Na sinasabi nga dito, mga kapatid, ano, na huwag ka lang magsasabing mahal o pag-ibig sa salita lang. Kung hindi, dapat ang iyong pagmamahal na sinasabi ay ito po ay nakikitaan ng meron kang mga ginagawa. So love is something you do. Amen? Now, love is something you do. It is a behavior. It is not just a talk. Amen? Yeah, wala ko sabi, I love you, wala naman nangyayari. Kahit kalahating show po, hindi naman napapigyan. Tapos ay namin na I love you ito, di ba? Tapos sasabihin naman ng mga mananampalataya, I love, no, yung aming church, I love yung aming church, hindi ka naman makikita sa church. Amen. Amen? So it is a conduct manual, it is a behavior. Hindi lang basta salita. Ano po? Hindi lang basta siya salita. Nakikita ito sa ating mga action. So it is more than words, mga kapatid. Now it is more than word or more than yung talk. Sabi nga dyan, it is a deed. No? So pag sinabi ko natin love, mga kapatid, it is always an action word. No? Pag sinabi mo ng mahal ka, may kapalaw at kuyaan na meron kang ginagawa. Di ba? Pag sinabi mo mahal mo yung anak mo, di ba pwede ginagawa ka? Na para mapag
ipakita mo yung iyong pagmamahal. Okay? Now, ano pa? If love were just a feeling, then it could not be commanded. Tama po ba yan? Kung ang pag-ibig daw ay damdamin lamang, hindi pwede utusan. Diba? Amen? O. Oh. Bakit tinabi ng ating Panginoon sa Bible, put on love? Diba? So ito po is a choice, no? Ito po ay iyong pipili na sundin ang utos ng Diyos o sundin mo, no? O na huwag mong sundin. Now you can choose, mga kapatid. Pero dahil po ito ay iniutos sa atin, so hindi po ito damdamin naman. Nakuha niyo po ba yan? Na? Na para pag sinasabi natin, inutusan ba natin na na yung ating damdamin na sabi natin, mga kapatid, na dapat ganito, ganyan. Tapos bigla tayo yung sabi ng hindi po, ano eh, parang pag-ising ko sa umaga. Yung nakagad ang damdamin ko. Mali, di ba? Amen. Hindi po matutugma ang sinasabi ng ating Panginoon. Ah, okay. Paano ba natin? Sabi, how do you love someone you don't like? Paano mo mamahalin yung taong ayaw mo? Ako po. Kaya siguro na meron na babasa. Ah? Do you really, no? Do you really, really have to love them? Kailangan mo talagang mahalin yung mga tao. Ayaw mo mahalin. Sabi pa ito, gusto natin mahalin na may ayaw nga namin. Diba? Amen? Pero ang tanong nga, dapat mo bang mahalin nila? Siyempre, oo. Kasi kung ating batayan, ang batayan, mahalin, lamang yung minamahal natin at huwag mahalin yung hindi natin minamahal, eh baka hanggang ngayon, mga kapatid, no, ang ruta natin papunta pa ng impyerno eh. Amen? Hindi ba tayo minahal ng Diyos sa kabila ng pagsalungat natin sa kanyang mga magustuhan? O. Oh. Kaya yan po, mga kapatid, na hindi natin pwede i-ignore yung mga yan. Diba? Para ba sinasabi dito sa atin na mahalin natin kahit yung mga taong ayaw natin mahalin. So pagkat sinasabi ng Bible, no, you put on charity. Ilagay mo po. No? Isuot mo po yan sabi. Kaya nagkataan ang buhay po natin, alam niyo, ay punong-puno, no, ang buhay natin ay punong-puno na yung puso natin ng mga taong ayaw natin. Amen? Tapos bilang ka, na sa 10 taong kilala mo, yung kilala mo lang, ilan doon ang ayaw mo? Diba? Amen? Amen? Oh, pag inisip mo si Presidente Aquino, gusto mo ba o ayaw mo? Pag inisip mo si Vice President Binay, gusto mo ba o ayaw mo? Na? Pwede ka rin parang ganun, pag ikaw ay nag-isip ng mga tao, ilan doon sa mga yon ang ayaw mo? At ilan doon ang mga gusto mo? Na? Kaya mga kapatid dito po, we don't like the way people act. Diba? Minsan naa-artihan tayo. Sabi, arti-arti naman yun. Na? Pag nagsalita, pag mayroon nakakainis, parang si Chris Aquino. Diba? Oh, the way they dress, the way they smell, ano ba eh, di ba ganyan? Ayaw natin eh. Diba? Dali po, hirap papagulin ka. Parang ano, when yung pinaglalasan, kahit saya na yung rak. Pag nadaanan na parang ang isda na nahihilo. Na, pwede ka rin yung mga ganun. Pero ang tanong, lagi, ito pa mga ito dapat po. Mahalin. Sabi ng mga kami po ito ang love eh. Amen? Diba? Kaya dito po, pinapakita sa atin mga kapatid, na ang ating Panginoon, dinito
i-define niya po sa atin kung ano talaga ang tunay na pag-ibig. Hindi po ito mamabatid ng damit-dama at hindi po rin ito masasabi uncontrollable. Amen? Oh. Pangalawa, how to love someone you don't like? Gusto niyo ba ito? Huwag na po, Pastor. Parang mahirapan mo yung apply yan. Lundag na lang kayo sa point number 3. Pero parang yung nakita ko naman maganda eh. Kasi mga kapatid, hindi lang naman kayo na ang merong experience na merong mga tao kayo yung mga kapatid. Ako rin eh. Alam niyo po, kung sino yung tao ayaw kong mahalin. Ang pangalan niyo po ay Butch Garcia. Amen? Diba? Kaya, how do you love someone you don't like? Na mahirap po yan, mga kapatid, pero dahil tayo po yung mga anak ng Diyos, eh dapat makita talaga pagpapago natin. Diba? Ito po ay testimony na sinasabi ng Panginoon, ito dapat at nakikita sa inyo ang aking mga anak. Ha? Nasabi nga, kung kayo ay nakakakilala sa akin, dapat nagmamahal kayo. Pinamahal nyo ang mga tao o yung mga kapatira nyo, yung mga kapatid nyo. Yan ang sabi. Na, kaya paano natin mamahalin kayo yung mga tao ayaw natin mahalin? Una, ito po, experience God's love yourself. Ha? Ano ba yung sabihin niya, mga kapatid? Dito po, there's no time that God doesn't love you. Alam niyo po yan? Wala pong oras na, na hindi ka minahal ng ating Panginoon. Na ang ating Panginoon hindi po parang si Santa Claus. No, na you better watch out. You better not cry. Diba? Santa Claus is coming to town. Kaya doon sabi na, sabi niyo rin, then be good. Kaya sabi, di ba? Para may regalo si Santa Claus sa inyo. Pero dito po, sinasabi ko sa atin, mga kapatid na tao, na wala pong oras na ang ating Panginoon ay pinagkait niya ang pag-ibig niya sa atin. So, ibig sabihin, ikaw iniin, minahal ng Panginoon o ikaw'y mabait. Minahal ka rin ng Panginoon o ikaw'y isang lahi. Amen? Now, hindi naman po siya ganoon na sabi natin consent ito. Na? So, ibig sabihin, tayo po ininisip din ng Panginoon pag tayo ay nakakagawa ng sadyang kasalanan sa ating mga buhay. Pero yung disiplina na yan ay ginagawa niya sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal natin. Hindi po galit. Ha? Ephesians chapter 3 verse 17. Sabi nito that Christ may dwell in your hearts by faith. Amen? So, sa madalit sabi, na, si Kristo ay nasa puso natin by faith. Sabi, Pastor, paano siya magkakaganyan? Kaya na ba yung faith eh? Amen? Talaga bang nanyayaan siya? Kaya na ba yung faith? Amen? Kaya sabi yan, that Christ may dwell in your heart by faith, that ye, ito niya, being rooted and grounded in love, verse 18, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and the depth and height. Yan po, tinutukoy yan, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sabi ko yan, ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid sa atin, hindi po natin kayang sukatin. Na? At ang gusto ng Panginoon, na yung pag-ibig na ating naranasan sa Kanya, ay atin naman ipasa sa mga iba. Kaya, paano natin mamahalin yung mga tao ayaw natin mahalin? Aba, pag na-experience mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, hindi maaaring hindi mo mahalin itong mga tao ito. Amen? Na, yun po sinasabi ng ating mga, God wants you not to just know that He is, na, that He loves you. Gusto rin ng Panginoon na malaman mo na, na yung kanyang pag-ibig sa atin ay kailangan natin ipasa sa iba din. Na, bakit po ito napakalala? Sabi na niya, alam niyo ba yung mga tao na lang nagmamahal? Na? Yung unloving people, na una, yung mga ayaw magmahal, na sila din, mga kapatid,
ay hindi nakaka-experience ng may nagmamahal sa kanila. Ano ba sinasabi ko na? Unloving people are unloved people. Yan. Yung mga unloving, kaya po sila naging unloving kasi wala rin sila na-experience na love. Tama niyo po yun? Na? Kaya the people who are hurting you are the people, mga kapatid, who are hurting themselves. Alam niyo ba yung mga taong laging sinasaktan kayo? Tapos nagagalit ako, sinaktan ako niyan, nasaktan ako niyan eh. Alam niyo ba ang katotohanan niyan, mga kapatid? Yung mga taong yun, sinasaktan din nila, sarili nila eh. Ha? Kaya tingnan niyo, yung mga taong para magdahan, sabi nga ng mga yung mga child development, yung mga child study, bakit daw laging pinamalo ng mga magulang ng mga anak? Eh kapag yung mga magulang, nakarakas din ang ganun sila yung mga bata. Na ipapasok po, mga kapatid. Ha? Kaya dito po, how can we love now yung people when we don't like? Then experience muna the love of God. Na? Na anong ibig mo sabihin yan? Na? Ang ibig sabihin, mga kapatid, kailangan ikaw muna ay makipanganak muli. Kailangan ikaw ay magkaroon ng kapatawaran at kasalanan. Kailangan tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Amen? Tinanggap mo na ba si Kristo sa iyong puso? Amen? So, ibig sabihin, punong-puno ka na dapat ang pag-ibig niya. Amen? Yan ang sinasabi po sa atin. Importante po yan. And the people who are unloving now are feeling unloved themselves. Kaya po. Kaya na po, ang dapat natin gawin, experience natin. Pakalawa po, forgive others you who hurt you. Patawarin mo yung mga taong nakasakit sa iyo. Natin ganyan po. Verse, Colossians chapter 3, verse 13. Okay. Forbearing one another, forgiving one another, if any man had a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Ano raw ang gagawin mo na sa mga taong nakasakit sa'yo? Patawarin mo. Yung ba sabi, yung Bible? Yung mga taong nakasakit sa'yo, patayin mo. Hindi, patawarin mo. Di ba? Dahil ganun din ang ginawa ng Diyos sa atin. Yun din ang dapat natin gawin. Na? Bakit po ganun? Ang sabi ng Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, it is impossible to love one person at the same time while hating somebody else. Para magandang, mamahalin mo isa tapos isa, ganun ka pa, paano mo mapagsasama na? No? Yung dalawang hindi umuura na magsama. Na parang sasabi, hindi ko kaya mahalin yung aking mga anak. Bakit po? Eh kasi nga, meron kang parang nakaraan sa iyong mga magulang. Sinasabi mo na, hindi ko mamahal yung aking asawa. Bakit? Eh may experience ka doon sa dati mong katipan. Eh ikaw yung dating girlfriend mo na hindi kayo nagkaroon mo yan. Natigyan niyo po, na pag isang lalaki o isang babae, isang lalaki at isang asawang lalaki at asawang babae, pag hindi talaga nila, para magano yung talagang lubusang mahalin yung kanilang asawa na ngayon, alam niyo ano dahilan? Eh baka yung dating girlfriend o boyfriend, aali-aligid pa doon. Amen? Kanyang problema nga dating girlfriend mo. Kaya pag imbisa sasabihin mo doon sa business mo, I love you, doon makikita mo yung dating girlfriend mo, hindi natin tuloy eh. Aba niyo po? So ano nangyayari mga kapatid? Ha? Nagkakaroon ng problema. Kaya lagi ko sinasabi pag may kasalan, ha? Na sinasabi ko, itong mag-asawa ito, itong pag-iisahin natin kayo. Na sa lahat ng mga naririto, huwag niyong guluhin yung relasyon. Diba? Huwag na kayong magpakasakali. Diba mo kay Brother June?
no? Na maging magugustuhan pa kayo niyan, no? At huwag na rin kayo magpakasakalit na magustuhan niyo pa si Gina. Hindi na po. Amen? No? Isa lang na ang misis riyan. Namamali yung lagay ng ating buong pagmamahal. Di ba? Kaya pag sabi mo, bakit hindi mo mamahal yung asawa ko? Kasi naman, kapatid, you are holding yung mga nakaraan nyo nung dati mong naging kapon. Sabi nga, kapon. Amen? Okay. So, ano pa po ang dapat natin makita dyan? Pangatlo dito, you think loving thoughts. Sabi na na, yung isipan mo, lagi mo itatanim dyan, puro yung nagmamahal ka. Hindi yung itatanim mo dyan, mga kapatid, yung galing ka, yung asar ka. Amen? Nagkita niyo po, no, yung ating po, yung mekanismo ng ating pag-iisip. Bakit ang mekanismo ng ating pag-iisip? Mas nagtatagal sa ating isipan yung mga pangit na karanasan ng karanasan o yung mga taong na nakagawa na hindi maganda sa atin kesa doon sa mga nagawa ng mga taong yun na maganda. Halimbawa, isang tao lang yan. Halimbawa, si Brother Rene, marami po siyang nagawa na natama. Pero nung siya'y nakagawa ng mali, bakit po ang mas naaalala at napakahirap alisin sa alaala ay yung kanyang nagawa niyang mali katumbas, mga kapatid, ng mga nagawa niyang tama. Ganyan po ang mekanismo ng ating isipan eh. Kaya din sabi nga ng Panginoon sa Bible, renewing of your mind. Na, napaguhin po natin. Kaya tingnan niyo po dito sa Philippians chapter number 2. Verse number 4 and 5. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be you, which was also in Christ Jesus. Now, para tinatabi po dito sa atin, how do you think loving thoughts toward an unloving person? Na, ano ang dapat mong laging iisipin? Sabi nga, put this mind na in you. Kasi itong mind na ito ay naging Kristo rin po. Na, kaya mga kapatid, lagi po positive ang ating tingin sa tao. Huwag mo titignan yung tao na ito yung tao ng kamali. Kasi lahat mo tayo ng kamali. Hanggang-hanga tayo kay Harap David. Diba? Amen? Pag sinabing David, ayan yung tumalo kay Goliath. Ayon David, yan yung magaling na hari. Ayon David, diba? Oh. Pero sino ba si David? Eh, nakagawa ng kasalanan ng pag-agaw ng asawa na may asawa. Amen? Oh. Eh, bakit man dapat si David, dinangaan natin eh, ganun yung kasalanan niya. Tapos itong mga taong unloved, sabi ng gano'n, na nakakuha ng isang mali, katumbas ng sampu namang magaganda, ang naalalalagan natin ay yung maling kanyang nagawa. So, hindi po tama, mga kapatid. Amen? No? Kaya sinasabi dito sa atin, kaya sa talatang na yan, look not every man on his own thing, but every man also on the things of others. Let his mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amen. Oh, ano pa? Pang-apat. I must begin acting in a loving way. Ano ba yan? Okay, mayroon sa tayo natin, Panginoon. How do you think loving thoughts toward a loving person? In the around, some and love the kaya minsan din tayo, bakit ba sa pinamidami ng tao, ito ba nasa paligid ko? Di ba? Ang mira, pero 100 million. Tapos ang nakasama mo pa sa trabaho, yung mga tao na nakakainis, nakakaasar. No?
na naman pupuntahan sa church, but ito na ang tumaki sa akin. Ano ba yun? Nandiyambahan lang. O pinayagan ng Panginoon na matabi ka dyan para masubok kung talagang ikaw ay nagmamahal doon ng pagmamahal ng Diyos. Amen. Amen. Sabi nga, mga kapatid, ano, may mga tao talaga, hindi lang talaga yung laging gusto mo na kasama. Merong may dati sa sakmayan na nakakainis kasama. Pero yan, mga kapatid, narami na lang na sinadya ng Diyos makasama mo para tayo matuto. May apply natin yung tunay na pag-ibig. Di ba? Amen? Sa madaling sabi, dapat, no, naiiwasan natin mairita. Hindi yung pag nakita mo yung tao, ang daya ng umagad, sira na ang maghapon ko. Sino sumira? Yung tao mo yun? Wala namang ginawa sa'yo, nakita mo lang yan. Sino ang sumira? Ito ikaw din. Di ba? Kaya yan lang. Yeah, di ba kaya sabi, oh, na yung araw na ito, mag-iisip ko ka talaga, magmamahal ako sa mga tao, magmamahal ako, bigla kang pum. Ayan. Na, nakakakasap ng tao ka agad, biglang nakasama. Ayan. Na, nakaka-relate ba kayo sa ganyan, mga kapatid? Meron ba mga experience sa ganyan? So, ang nakikita natin, hindi po aksidente yun. Talaga pa lang nila kayo doon. Meron ba sinishare na salita ng Diyos, sabi ko ng pastor. Bakit pa kasi ginawa ng Diyos, nilagyan niya ng puno na pinagpapawal doon sa garden ng Eden? Di sana wala na lang yun, di wala tayong problema na yun. Sabi ko hindi, meron kasi sinasabi yung dispensation. Yung dispensation, yan yung period of time na kung saan nila yung susunukin ng Diyos. Nakikis susunod sa kanya o hindi. Ang problema ang tao, mas gustong hindi sumunod sa utos ng Diyos. Kaya kanila, no, binayulig o sila ay nagkasala sa Diyos sa pag-hindi at sa hindi sumunod sa utos ng ating Panginoon. Di ba, amen? O, parang ganyan eh. Na pag sinabi niya, ito, parang sinabi mo, ito ang aking goal sa araw na ito, ako ay magmamahal sa tao. Di ba? Magiging mabait ako. Di ba? Kay kay boss, magiging mabait ako sa mga empleyado ko ngayon. Walang sigaw, walang mura. Di ba? Ganyan eh. Tapos biglang meron gagawa agad ng palpak, yung agad yung unang nabubungan sa'yo, palpak agad, at sasabi mo, maalala mo yun ay, yung pangako mo eh, di ba? Oh. Sabi na ba, that is part, mga kapatid, na talagang masasabi natin, na we are now becoming a more loving person. You don't get me wrong, mga kapatid, hindi porque you are a more loving person, mga kapatid, ikaw na po ay nagtotolerate sa kasalanan. Di ba lang po yun? No? Because we do not tolerate sin. And even the Lord Jesus Christ do not tolerate sin. Kaya lang mayroon pagpapalo siya ginagawa. Di ba? Amen? Okay, apat. I must begin acting in a loving way. Para pag even though I don't feel it, no? I'm supposed to act loving. Ilan niyo po? Oh. Ganyan yung mga artista, mga kapatid. May mga artista dyan, suplado. Pero pag nasa camera yan, mga kapatid, ang acto lagi niya mababait. Na meron yung mga gumagawa ng role na maaamo. Yung pala sa totoong buhay eh, hindi pala maaamo. No, katulad yung si, ano naman, meron naman mga role na masyadong tero. Katulad po si Miss Tapia. Wala na yung Miss Tapia, di ba? Sa school buko lumaraw. Oh, pero sabi nila, sa totoong buhay daw yun, napakabait. Di ba? Sa, dito po, mga kapatid, paano magyari, ang nangyayari po sa atin? Kahit wala ka sa kondisyon, magpapakita ka pa rin na nasa kondisyon ka.
Amen? Bakit po? Kasi you must begin acting in a loving way. Ha? Kasi, tignan niya, para magand, sabihin na natin, ayaw ko ito, pero kailangan na loving mo. Amen? Kasi nakita ko yung mga sales lady, at siguro yung maganda na rin bawa ngayon, yan yung mga call center agent. Di ba? Oh, andyan yung binumura sila, thank you for calling. Yan, binura na yan, thank you ka lang, thank you. Pero siguro, hindi lang nakikita talaga sa ano, sa teleno, di ba? Oh. Pero ganun pa man, ano ba talaga? Hindi mo ginagawa yan dahil lang sa trabaho mo na ayaw mo mag-react na sa sinasabi nila kasi baka mawala ka ng trabaho. Pero ito po ba ba tayo, ginagawa mo para sa Panginoon. Na iba ang mga anak ng Diyos kesa po sa mga anak ng Diyos. Amen? Ang kapasito na dyan, ating tumuna natin yung verse Luke chapter 6. But I say unto you which hear, love your enemies, do good to them which hate you. Ano naman po ba yan? Ha? Love your enemy. Diya? Ako po. Ha? Kaya kung ayaw mo mahalin yung iyong kaaway, dapat wala kang kaaway. Para wala kang minamahal na kaaway. Amen? Amen? Paano mo yung asawa mo, kaaway mo? Dito ito na yung mamahalin. Eh, kasi problema, sabi ng Bible, love your enemy. Wala kayong notion dito? Ha, Brother Church? Wala. Kahit yung customer mo hindi ka napayaran, mamahalin mo pa rin. Hindi ba? Kasi love your enemy. Di ba? Oo. Saan tayo lalagay dyan? Eh, talagang wala kung hindi mo mahal ka. Na? Oo, oh, yung kasunod na verse. Ano ba sabi dyan? Bless them that curse you, and pray for them which despisefully use you. O, tingnan nyo, minura ka na, di pag-pipray mo pa? Lord, minura niya po ako, pinag-pipray ko po siya, ingatan mo po siya. Sana, hindi po yung mahinitin ang puno ng kanyang mamumura o makakaya. O, yun ang prayer mo. Eh, paano ba yung mahinitin ang puno? Minura niya, puno na pala, dinan siya, di pa tayo. So, yung pag-pipray mo, Lord, langin ko po, minura niya po ako, sana po, huwag siyang makapagmura ng isang tao na maiksin ang pasensya o walang pag-ibig na tulad na nilagay mo sa akin. Di ba? Amen? Oh. Ano pa? Sabi, pray for them. Sabi, i-bless mo pa yung mga nag-curse. Sabi, bless you. Pang-asaw yun. Ama? Oh. Pero ganun pa man, para ba makita natin na napakaya? Na, okay, sabi mo dyan, natin, tignan natin. Abante. Yan, best bet. Isa pa. May verse ko ba ng 29, ha? Tignan natin, and unto him that smiteth thee on one cheek, offer the other also. Ang hirap yan, ha? And him that taketh away thy cup, forbid not to take thy cup also. Dali po, yung sabi ko, sinampal naman, kala natin kasabihan na yan, sinampal yung kanan mo, ibigay mo na yung kabila. Pero utos mo na lang Panginoon yun. Alam niyo po kasi, di ba yung sampal? At hindi po yung sampal, hindi lang basta sakit yun eh. Kaya pag ikay na sampal, kahit hindi mo malakas yan, yan po ay isang tanda ng paghamon. Hinahamon ka ng kwelo. Ngayon ba, iba, ang dali yung wates, sabi, inahamon kita ng duwelo. Na kina-challenge kita ng iyong fighters.
hindi ay sumakin. Like her. Diba? Nakarap na rin. Sabi eh, hinahamon kita na magkaroon tayo ng kwento. Buhay mo at buhay mo. Sabi ka ba, pagiging nasa kapa, na isang malaking insulto sa iyo yan. Lalo na kung hindi mo tatanggapin yung hamon. Pero sabi ng Panginoon, pagiging sinampal sa kanan, hindi mo may kaliwa. Amen? Sabi ka ba, huwag kang pumato. Amen? Oh. Pag hiningi yung inner code, ha? Ibigin mo pa yung outer code. Yan ang sabi. Okay. Doon. Sabi. Yeah. It is easier to act my way into a feeling than it is to feel my way into an action. Yeah? Para pala sinasabi nga lang, again, para mga kapatid, minsan yung mas madali sabihin natin, ano, eh, gagawin ko ito. Pero mga kapatid, mas mahirap yung inisip mong gagawin mo kapag akto mo na nagagawin. Yeah? Para minsan, yung tama nasa isip lang natin, pero yung gawa na doon nagkakamali. Hindi. Dapat kung tama yung isip, tama na rin yung natin nagiging aksyon. Ah, yan po ang dapat natin. So, paano natin gagawin yan? Okay, paano natin mapalit ng mga klase ng tao? Ah, yan. Assertiveness means you see the way I want to respond rather than simply reacting to you. Ah, so, let's plan. Ano natin? You say, the 14. Ah, dahil sa mga tao na kasakit sa'yo, ano ang gagawin mo? Una, you love them. Okay, yun naman ba yun? Parang ayaw talaga mahalin yung makasakit sa iyo. Over my dead body. Tignan natin yung verse para makita natin na sabi ng Panginoon. With all holiness and meekness and long suffering, forbidding one another in love. So, ano po sinasabi dito sa ating mga kapatid? Ang isang mature na mananampalatayan na ang ginagawa niya, minamahal niya yung mga tao na nakasakit sa kanya. At pangalawa, yung tinapang minahal, sabi niya, do good. Amen? Ginawaan ka ng bad, suklihan mo ng good. Diba? Ano ba? Bless those who curse you. Ha? Tapos yung mga kapatid, pray for them. Or pray for those who misinterpret you. Number five. Ano po yan? Ano yung number five? You expect the best from them. Ano ba na, diba? Pag galit ka doon sa tao, syempre, wala kayo in-expect ng best mula sa kanila. Galit ka na eh, galit na maaari, ayaw mo tumakit sa kanya. Pero ito sa sabi mo din sa atin, mag-expect ka ng best mula sa kanila. Okay. Natingnan niyo po sa 13, verse 37. Oh, yes, 13. Bear it all things. Believe it all things. Hope it all things. Endure at all things. Ano ba dito ko dyan? Yung pagmamahal. Diba? Kaya dyan po pinapakita sa atin, mga kapatid, na talagang, no? Talagang ang pag-ibig, yung tunay ng pag-ibig, ay dapat talaga pag-ibig na lang galing sa atin. For us to be a more loving person, kailangan ma-experience natin yung pag-ibig na atin. Pag-ibig pa natin. Ano ba dyan? You have lost your first love. As sabi niya sa Ephesians, mga kapatid, ano? Remember how far you have fallen, repent, and do the things you did at first. Balikan po natin yung ating mong pinaka-text. Ating sabay-sabay basahin. Verse John 4:7-8. Nalang kayo? Amen.
Okay, ready? Read. Salamat po. Sa mensahe ng aming mga
mahalin yung mga tao na ayaw namin mahalin. Pero dahil nga, Panginoon, sa mga tulong binigay mo po sa akin ngayon. Ngayon, naunawaan namin kung gano'n po kalawak ang inyong pag-ibig. Gano'n po kalawak ang pagmamahal na inyong binigay sa bawat isa sa akin. Dahil kami mismo hindi namin kaya at mahalin ang aming sarili. Pero minahal mo po kami, Panginoon. Kaya Lord, kung kami man po ay meron mang karanasan na nahihirapang mahalin ang mga tao na sa paligid po namin, naway lagi namin mahalala ang pag-ibig din na inyo pong binigay sa amin upang aming namamalipas ang pag-ibig na yan sa mga tao na ayaw namin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagtutuloy mo po sa aming mga buhay. Patuloy na pagkilos mo po, Panginoon, para kami ay tulungan maging maayos sa inyong mga buhay. Kaya Lord, kalangin mo po ngayong mga anak na nasa harap kami. Naman po, Panginoon, na nanginapit sa inyo, kalangin mo po. Ngayon niyo po, Panginoon, ibigyan na katulungan ang mga ito. Lamang sinapagulong ang siyang nakakaalam ng mga sagot na inyo po ipagkakabalong sa kanila. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig. Salamat, Panginoon. Ginawa mo po ni karapat lang. Binigyan sa inyo ang pamilya. Binigyan ang kaligtasan. Binigyan ang katiyakan ng lahat. Naway, Panginoon, ito po ay lagi ng mahalaga. Lagi na nasa aming isima upang kami po ngayon ay magamit mo po para ang aming mga ilaw ay magliwanag sa mga tao na sa paniliman mo. Doon po ito namin. Ako ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo. Amen. Amen.